Hi, good morning. Totoo nga ba na exempted ang mga Pilipinas sa pagpasok sa Taiwan for vacation, leisure, and traveling? Ano nga ba yung mga documents na kailangang dalhin para makapasok sa Taiwan ang isang Pilipino for leisure, traveling, and sightseeing? Kung ito ang isa sa mga tanong mo, well, watch this video, huwag ka nang mag-skip. Kasi papakita ko, i-inform kita kung paano at ano yung mga prepare ko, hinanda ko para makapasok dito sa Taiwan para makapagbakasyon. Una, tama po na ang Pilipinas ay kasama o isa sa mga bansa na exempted ng visa sa pagpasok sa Taiwan. At yan po ay magtatapos until July or last day ng July 2023. So ngayon, June pa lang, kaya kung ako sa'yo, plano mong pumunta dito sa Taiwan, pumunta ka na kasi after July 2023, ibabalik na nila yung dati. Okay, tulad ko, humabol, nakahabol naman, and I thank God. Ano naman yung mga documents na hinanda ko para makapasok dito sa Taiwan for sightseeing, travel, and leisure? Ang una kong hinanda ay syempre ang passport. Make sure na yung passport natin ay hindi siya mag-expire in less than 6 months. A year, 2 years, pwede pa. Okay? Basta hindi siya lalampas or hindi siya mag-expire in or less than 6 months. Pangalawa, dapat meron kang return ticket, round trip ticket, Manila to Taiwan, Taiwan to Manila. Dapat meron ka nun. Saan ka pwedeng mag-book? Maraming available. Pwede kang magpabook sa traveling agency, pwede kang mag-book on your own, basta maraming ways. Number 3, syempre yung pangatlo, ay meron kang accommodation. Accommodation means kung saan ka mag-stay. Kung plan mo mag-stay sa hotel, then why not? Why not book nat? Pwede yun. Paano pag meron akong relatives sa Taiwan? Pwede ba akong mag-stay? Yes, you just need to know or you need to get their contact information, name at ang kanilang address. Alright. So, ako, nag-book ako ng hotel accommodation ko dito sa my booking.com. Hindi ko po ina-advertise ang booking.com, ha. Yan lang kasi yung ginamit ko. Sandali, pakita ko. Whoops! Nagtago eh. Ay, wala. Parang nagtago siya. Ay, ito. Andito siya. Ayan. Nakabooking.com. Alright. Yan yung accommodation ko. Pang-apat na dokumento na kailangan niyong dalhin ay syempre meron kayong itinerary. Ano nga ba yung itinerary na yan? Paano ba gumawa ng itinerary na yan? So ako, gumawa po ako ng itinerary. Every time I go traveling, meron akong itinerary. Ayan, yan po yung klase ng itinerary. So nakalagay po yan, Taiwan itinerary. Ayan, July, blah, 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 to blah, blah, blah. Day 1, yung date. Ano yung activities, ano yung gagawin, location at anong hotel ka mag-check-in. Yan ang itinerary. From day 1 until sa last day mo dito sa Taiwan or sa last day ng travel mo. And number 5 na kailangan mong gawin or dalhin ay, syempre, sufficient fund. Ano nga ba yung sufficient fund? Yung sufficient fund, medyo may hirap yan i-describe. Kasi depende yan kung gaano kagasto ang isang tao. Pero, pag 1 week ka mag-stay dito sa Taiwan, tapos 1,000 new Taiwan dollar lang yung dadalhin mo, hindi po yun enough. Kasi, ang mahal ng pagkain at transportasyon dito. Sa pinupuntahan ko, for instance, from Taoyuan International Airport to Taipei Main Station, train station, 150 new Taiwan dollar na yon. Tapos, sa nearby, magbabas ka sa malapitan, 15 to 20 new Taiwan dollar yung pamasahe. Pag mag-taxi ka, mas mahal kasi 90 yung flat rate. Tapos, by 7 new Taiwan dollar na yung patak. So, medyo mahal. Again, kung mag-stay ka dito sa Taiwan, tapos 1,000 new Taiwan dollar lang yung dala mo, that's equivalent to 2,000 plus pesos. Hindi po yun enough. Okay? Hindi po yun enough. So, again, when we say sufficient fund, make sure na talagang good enough. I think yung 1,000
US dollar, that's equivalent to 50, sabihin na lang natin 50,000 pesos, I think that one is good enough for 1 week sa isang tao, ha? Sa isang tao. Tapos, huwag ka masyadong kakain-kakain sa mga restaurant na na medyo mahal-mahal. Huwag masyado. Okay, and aside from that, yung susunod naman na documents na kailangan mong dalhin ay, kung ikaw ay extreme traveler o kaya adventurous na tao, I strongly suggest na kumuha ka ng travel insurance. Sinasuggest ko yan kasi just in case may mangyari sa'yo at discovered ka ng travel insurance mo. Ako, una sa lahat, nagte-travel insurance talaga ako, kami. Pero, nakalimutan ko. Kaya wala akong travel insurance. Pero I strongly suggest na mag-travel insurance ka. Okay? And aside from that, you need to make sure na meron kang may papakita na prueba na ikaw ay uuwi sa Pilipinas after ng vacation mo. How can you prove that? Well, it's actually very easy. Pwede mong dalhin yung mga titulo mo. Ayan, halimbawa yan. Pwede mong dalhin yung mga titulo mo. Pakita mo na meron kang biniling lupa o meron kang property under your name. Aside from that, pwede mo rin ipakita na meron kang business. Ayan, ayan. Pwede mo rin ipakita na meron kang business. I am the owner of Upland Food Products and that this is my DTI certificate. Yun. Tapos, pwede mo rin ipakita na meron kang authority. May certificate ka na authorized ka na to do the barangay small business sa Pilipinas. Tapos, syempre, yung ating tinakpan lahat eh. Syempre, yung BIR na yan ay ano, attached sa business mo talaga. So, pag after ng bakasyon mo, uuwi ka talaga sa Pilipinas para patakbuhin yung business mo. O kaya, uwi ka sa Pilipinas dahil may trabaho ka. Yun. Yun yung mga dapat na mga documents na dadalhin mo. Sa akin, kung ang tanong mo ay hinanap ba yan sa'yo? Well, sa akin po, hindi po yan hinanap. Hindi po hinanap yung mga documents na dinala ko. Pero just in case lang na magtanong sila, at least may papakita ako sa kanila na kompleto yung dala ko. Actually, pati rin sa Manila, kung minsan yung immigration, nagtatanong din niya, they have a business, blah, blah, blah. Tinanong din ako, sinagot ko naman yung kanilang tanong. Pero, hindi na nila ako tinanong kung meron nga ba akong ano, tawag nun kung meron akong certificate to prove. Hindi na nila tinanong yon. So, just in case lang, may itatanong nila, at least, diba, handang-handa ka. And sana, itong video na to ay nasagot yung mga katanungan nyo kung open ba, totoo ba na ang Taiwan ay nagbibigay ng visa exemption sa mga Pilipino para magbakasyon. Tama. Ano nga ba yung mga documents na dadalhin? Like what I said a while back. Siyempre, meron kang passport, meron kang round trip ticket, meron kang accommodation, meron kang sufficient fund, meron kang insurance pero hindi kinakailangan. At siyempre, yung isa, meron kang prueba na ikaw ay babalik sa Pilipinas. At siyempre, yung pinakalas ay dapat meron ka ring itinerary. Again, hindi ito lahat itatanong or titignan, pero just in case lang, handang-handa ka. Alright, hope to see you in my next video.